Hello everyone! Thank you for tuning in and welcome to my channel. Today, we will be making compost out of malunggay leaves or moringa oleifera, banana peel, and brown paper bags or cartons. Please keep on watching. As you can see, ay nag-harvest na tayo ng malunggay leaves at dinamihan ko na rin for future use. Dahil pwede naman natin siyang patuyuin bago ilagay sa ating compost pile. Just make sure na hindi ito mababasa ng tubig. At dito ko siya hinarvest sa ating puno ng malunggay sa labas ng bahay. We all know that malunggay or moringa is a superfood, because it contains in total of 92 nutrients including protein, vitamins, iron, riboflavin, magnesium, minerals, and amino acids. It has 46 antioxidants, 36 anti-inflammatory agents, 18 amino acids, and 9 essential amino acids. So, why not give it to our plants? To our plants, this is a very good source of nitrogen, which is one of the major components of fertilizer. Ito na ang ating malunggay leaves na tinastas ko na from the stems. Pwede naman natin siyang gamitin na directly or pwede namang patuyuin muna. But this time, isave muna natin siya for future use. Since meron na tayo dito na tuyo na, dahil ito ay pinatuyo ko na ahead of time, so ito na ang ating ihalo sa ating compost pile. We will be adding banana peel because we all know that bananas offers additional nutrients including vitamin B6, vitamin B12, magnesium, potassium, fiber, and protein. And banana peels are good for garden because they contain 42% potassium, which is one of the major components of fertilizer, along with nitrogen and phosphorus. In fact, banana peels have the highest organic sources of potassium. At ito yung pinatuyo ko na balat ng saging na ating ihalo sa ating compost pile. At ito naman ang brown paper bags. Kung wala tayong cartons, ay pwede rin nating gamitin. Kaysa itapon natin, ay ihalo na lang natin sa ating compost pile. Dahil ito ay biodegradable and ito ay gawa sa puno. This is made from trees, which is a good source of phosphorus that will add carbon to your compost pile. And they can actually contribute to the health of your plants. At ito naman ang ating garden soil na gagamitin, which is compost na rin siya dahil ito ay natira sa ginawa kong compost last time. Kaya very healthy ang soil na to. Ihahalo-halo natin sila rito and later on ay dadagdagan na lang natin na uli ng garden soil sa ibabaw. Let's start. Ayan, ilagay na natin ang ating dried malunggay leaves. Isama na rin natin yung mga tangkay dahil may nutrients din yan pag nabulok. Kaya wala tayong sasayangin. And of course, yung ating dried banana peel na nabasa ng ulan dahil nakalimutan ko siya sa labas guys and umulan kagabi. Hindi ko siya naisilong. Pero pwede pa rin yan. Mabubulok din naman yan dyan. And of course, yung ating pinira-pirasong mga supot. Mga brown bags. Brown paper bags. Okay. And make sure na ibaon natin sila sa lupa.
para mas madali silang mabulok. And from time to time ay sinisilip ko yan and dinadagdagan ko na rin ng mga natuyo na na banana peel. Kaya yung mga natira nating mga balat ng saging ay idadagdag natin dito unti-unti para maging mas mayaman sa nutrients ang ating pataba, ang ating compost. And guys, malaki ang matutulong natin sa ating environment kung tayo ay matututong gumawa ng compost. By taking time to compost, you'll be helping the environment in so many ways. Not only reducing food waste, but by enriching the soil. You are also reducing the needs for chemical fertilizer, and for that, we are helping the environment to be free from harmful pollution. Ayan, nakabao na siya lahat. So, pasain lang natin siya ng konti guys upang mas mabilis na mabulok ang ating compost. So, imimis lang natin. Konting-konti lang guys. Huwag naman basang-basa. Mga yan, ganyan lang. And now, takpan na natin siya ng lupa ng garden soil. Mabilis matuyo ang ating compost. Pasain uli natin. Konti lang, moist lang. And make sure na nabasa natin lahat. And i-wait natin. And ating ito pa guys ang aking mga reserbang malunggay para sa next composting po. Ito pa. Dami na. And that's all for today's vlog. I hope you learned something and enjoyed watching as much as I enjoyed sharing it with you. Thank you so much. Be safe and healthy. God bless everyone. Bye-bye.